Hello po mga kababayan. Itong mga petitioners ni Linlin na umakyat pa sa Korte Suprema sa kanilang mga petisyon na binasura na ng 4 or 5 beses pa ng COMELEC, no? Yung walang hiya, naturing ang mga abogado pero ang bubobo, eh alam na nilang sa COMELEC pa lang wala na, binasura na, dinismiss na ang kanilang petisyon. Aba, ang kakapal lang mukha, inakyat pa sa ano, sa Korte Suprema. At ang dinagdagan pa, inutusan pa yung Korte Suprema para maglagay ko, no, maggawa ng TRO or magbigay ng TRO sa Kongreso na harangan ang pagbilang ng boto ni Bongbong Marcos. At harangan din na hindi siya makaupo sa proclamation pagkapangulo. So, syempre, hindi yun gagawin ng ano, ng Korte Suprema. So, ngayong araw na to, kasi nagbalik na ang Kongreso sa kanilang trabaho, nag-resume na after election, tuloy po yung canvassing or bilangan ng boto ng presidente at vice-presidente. At tuloy po ang pag-upo ni BBM sa ano, pagka-presidente. So iyak, bumabaha ng luha ngayon, natural si Lini, dahil bukya na naman po ang kanilang plano, ang kanilang mga aliporis, no, na hindi naharangan si Bongbong Marcos sa pag-upo bilang presidente. Ito pa ngayon, isa na namang dagdag-dagok sa abias CBN, mga kababayan. Bakit? Balita na ito sa lahat ng social media platforms, no? Lahat ng mga mainstream media. Eh, itong pagtalaga ngayon ni President-elect Bongbong Marcos kay Congressman or representative ng ito nga si Jesus Crispin or Boying Remulla bilang isang DOJ secretary. PBS-CBN or abayas, moshi moshi, ano ni, iiyak na naman ng 6 years. 6 years na naman, no? So, balita dito sa TV5, sabi dito ni Boying Remulla, siguro in interview ito, sabi dito pa ako sa TV5. Isa ito sa mga big media. Sabi dito, I did not apply for it. Ito ang sagot ni 7th District Cavite Representative Boying Remulla nang tanungin kung dahil ba sa kanyang koneksyon kay presumptive President Bongbong Marcos Jr. kaya itinalaga siya bilang kalihim ng Department of Justice. Si Baya Marlene Alcaide yung nag-report. So, ang sagot ni Boying Remulla dito, sabi pa niya dito, when asked if it was because of this, ito yung sa English pala ito na, no? Sabi dito, I accepted it. It's an honor to serve the country in that capacity. It's our duty to serve with all our abilities. I didn't apply for it. Marcos Jr. was hinting sa akin kahit wala pang butuhan noon. And he wanted me there. Tumakbo ako para maglingkod. Pero pag tinawag ka ng Pangulo, paano ka tatanggi? Oo naman, di ba? And besides kung tawag dito, para makatulong ka sa kapwa, sa taong bayan, why not, di ba? So, ito pa. In-interview po dito mga kababayan ng ABS-CBN. 3 hours ago ito. Si Boying Remulla. Ay, nako. So, paano yun, ABS-CBN? Iiyak ulit kayo dahil another 6 years na naman, wala kayong frequency. So, wala kayo ulit sa ere.
Palpak ulit kayo ng una dahil hindi naharangan po ng mga kakampon ni Lini na pangiti-ngiti. Eh, kunwari, wala ko nung, kunwari okay lang si Lini. Niwala na naman tayo doon, di ba? sa likod noon, umiiyak yun ng patago, no? Umiiyak ang puso ko't sumisigaw. Damdamin ko, ano ba yun? Puso ay humihiyaw. Ayan, ngayon dahil nga talo. So alam na ng taong bayan na noong 2016 ay nandaya nga si Lene. O mas lalo pa ngayon dahil tinambakan siya ngayon ni Bongbong Marcos. Pinamukha kay Lene na talagang nandaya siya noong 2016. O 16 to almost 17 million, di ba? Ang lamang ni BBM kay Lene Robredo. So, yung kanilang mga gulagalamay na mga petitioners na mga losers o iyak ulit. So, wala nang makakapigil dahil nag-umpisa na ang canvassing sa Senado, sa Kongreso. So, di ba? So, abayas. Hindi ko pa makalimutan yung sinabi ni Tatay Digong. Siguro mga 4 years ago, sabi niya na darating ang araw na makakaganti din ang taong bayan sa inyo, ABS-CBN. And this is it. Pansit. Di ba? O, another iyak na naman kayo. Wala kayo prangkisa in 6 years na naman. Dahil, of course, hindi kayo pagbibigyan ng Marcos administration ngayon, ng bagong batang Marcos. Dahil, sabi niya, pwede naman kayo mag-apply kung bayaran ninyo lahat ng mga asunto ninyo sa gobyerno. Eh, kung magbatigas pa rin kayo at sasabihin ninyo pa rin na we are innocent till proven guilty, edi wala talaga kayong prangkisa. O, ito pang masaklap. Dahil after ng 6 years, baka si Mayor Sara or si Vice President Sara Duterte Carpio, tatakbong presidente. So, another dagok na naman ng abayas. So, wala. So, inilibing na po sa Korte Suprema ang mga petitioners. Ibinaon na doon, no, sa Puso Negro. Ang kakapal, pari, may pari pa. At saka mga abogado ba yun? Hindi ba nila alam na yung words na dismiss or junk ng kumilig, tayo umakyat palaga sa Korte Suprema. Well, sabi ng iba, eh, karapatan daw nila yun. Eh, pero anong nangyari ngayon? Basura ulit kayo.